Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Sagittarius. Sagittarius, ngayon ang reading natin ay tungkol sa iyo. Pero bago tayo mag-start, malamang lalo na sa mga cross-watcher ko at sa mga bago ko pong subscriber At kaya ka nandito or naligaw sa akin channel dahil naghahanap ka ng kasagutan. Dahil sa mga may pinagdadaanan ka siguro o yung iba sa inyo may pinagdadaanan sa kasalukuyan At alam nyo guys, dahil tayo mga tao ay nasa wheel of karma, paikot-ikot lang tayo, mamamatay tayo, iiwanan natin itong katawan natin, tapos babalik ulit tayo dito sa mundong ito, which is ang ating mundong ito ay mababa ang density, ang vibration, So, yan ang tinatawag na wheel of karma. At para makaalis na kayo sa wheel of karma, malampasan nyo na yung suffering, makakabuti po na patawarin nyo na ang sarili nyo, tanggapin nyo ang sarili nyo, at yung taong gumawa sa inyo ng kasalanan, patawarin nyo na rin po sila. Okay? Kahit nasabihin mong patay na sila, kahit nasabihin mo ngayon, kasama mo pa rin sila sa isang bubong, at yung iba sa inyo, depende kung anong klase, kayo na bahala mag-adjust, Pero, pwede nyo po silang patawarin. Let's say, yung iba sa inyo, nasa abroad na, hindi na kayo nagkikita, it's okay. Kahit na wala na kayong communication, still, pwede nyo pa rin po silang patawarin. Okay? Pwede nyo pong punitin ang kontratang yan. May mga ganyang klaseng pamamaraan, pwede po kayong maghanap sa internet. Okay? At marahil kayo na mga Sagittarius, wala kayong malay. Pero ang inyong gabay, yung iba sa inyo, dinala kayo dito para makakuha kayo ng mensahe. Kaya Sagittarius, huwag masasabihin, itong reading na to, at bawa 2024 ngayon, napanood mo to, 2025, 2026, depende kung kailan tatanggalin to ng YouTube, Pero ito yung panahon na merong mensahe sa'yo ang gabay mo. Kaya, at ang universe, wala pong time yan. Okay? Timeless yan. Tayo lang mga tao ang gumagawa ng oras. Dahil kung wala tayong oras, hindi nyo alam kung paano tayo magkikita, kung paano nyo panonoorin, kung sa business nyo, So, tayo lang ang mga tao. Pero ang totoo niyan, yung buong mundo natin is timeless. Walang oras. Okay? Walang panahon. Okay? Pero sinasabi ko, malamang na ito ang oras, panahon na dinala ka dito ng gabay mo. Okay? Para magkaroon ka ng kamalayan. So, ang intention ko sa paggawa ng video ito, Sagittarius, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at mahil nyo po ang inyong sarili. At Sagittarius, unang-una, para malaman mo na nasa tama kang direksyon, malaman mo na gumagaan ang karma mo, magpatawad ka ng tao. Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo yung tao mga gumawa ng kasalanan sa iyo. Tanggapin mo ang sarili mo. At tanggapin mo na rin yung sitwasyon na yun, kung ano man yun. At patawarin mo. Okay? At naway, mahalin mo ang sarili mo, Sagittarius. Mahalin mo. Unahin mo ang sarili mong mahalin. At mahalin mo rin ang ibang tao. Kung ano ang ayaw mo na gawin sa iyo ng ibang tao, huwag mo rin gagawin sa kanila. At mas makakabuti na simulan mo sa sarili mo. Kasi yung action mo, yung mga ginagamit mong words, lahat tayo may kakayahan. May mga tao nagsasabi na may kapangyarihan daw ang kanilang words. Na pag nagsalita sila ng ganito, whether it's positive or negative, nangyayari. Lahat po tayo meron yan. Meron mga tao na mahina lang kasi ang vibration, kaya nasasapak ng ganyan. Kung ba palipadhangin yung mga yan, Kaya mag-iingat ka. Okay? At may pagkakamali tayo. Nakasulat yan sa Biblia. Lahat tayo may pagkakamali. At ang pagkakamali natin, pinapatawad naman tayo palagi ng Panginoon. Pero pag paulit-ulit, hindi na pagkakamali yan. Sinasadya mo na yan. Which is, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Ang hindi lang pinapatawad ng Panginoon, yung mga taong nangkukulam, nagpapakulam, gumagawa ng wicked. Yung mga taong yan, burado na ang pangalan nila sa Book of Life. Kaya, iwasan nyo ang gumawa ng ganoong malaking negatibong action. Okay, Sagittarius, reminder ko lang yan sa inyo. Okay, so move on at po tayo sa ating reading. So, Sagittarius, aalamin natin kung paano mo mapapabuti ang iyong sitwasyon, ang iyong relasyon. At
ang reading, ano, sumasama rin, lumalabas din kasi yan yung pag sinabi mong relasyon, syempre yung relasyon mo rin sa person mo at konektado rin yung ibang tao, taong mga nasa kapaligiran nyo, let's say yung kamag-anak, family niya, family mo. So, lumalabas talaga yan sa ating reading, ano. Pero unahin muna natin ang iyong enerhiya, ano. Alamin natin kung ano ang iyong enerhiya. Okay. The lower world. Ang dami niyang ano. Ang dami mong pwedeng bigyan ng validation itong barahang ito. Lalo na kung ikaw ay isang tarot reader din ano. Oops. Soul retrieval. Ayan. Alam mo, sa dalawang barahang ito, nakakita ako sa'yo, Sagittarius, kalungkutan. Thunder. Kung may asawa ka, or hindi lang asawa, siguro karelasyon din, ano? Malamang na unhappy ka, no? At nakakita ko rin sa'yo dito, no? Parang divided ang feelings mo. Maring ikaw Sagittarius, hindi ka na-fit sa pamilya ng person mo, ano? Hindi ka siguro nila na-welcome. Hindi ka sinuportahan or yung mismong samahan nyo, yung connection nyo, relationship nyo ng person mo, hindi nila sinuportahan or etong person mo mismo, let's say mag-asawa kayo, meron kayong pagtatalo, ikaw ano, Sagittarius, meron kayong pagtatalo ng pamilya ng person mo. So, nakakita ko dito na hindi ka sinuportahan ng person mo. Okay? At malamang na meron ka rin, ano eh, may insecurity ka at self-doubt nararamdaman ko sa mga barahan natin ito, ano, sa tatlo. Tatlo pa lang yan. Kaya malamang, ikaw ngayon, ano, meron kang anxiety. Hindi mo alam tuloy kung saan mo ibubuntong yung galit mo, kung sa person mo ba, kung sa sarili mo ba sisisihin mo, or sa mga tao na ay mga pamilya siguro, mga kamag-anak siguro. Di mo alam kung paano mo ilalabas yan eh. Kung paano mo malalampasan. In some point, nakakaramdam ka talaga ng pagsisisi dito. Sagittarius, matanong nga kita, no? Mari hindi lahat sa inyo, no? Yung iba lang. Kung naka-resonate ka, then take it, ano? Pero gusto lang kitang tanungin na, ikaw ba, Sagittarius, ikinahihiya mo ba ang sarili mo sa person mo? Or yung iyong family background? Ikinahihiya mo ba sa family ng person mo? Kasi meron ako nakakitang ganyan dito sa ating baraha, ano? Kaya malamang yung iba sa inyo, ganyan ang feelings nyo, kaya parang unhappy, hindi ka masaya. Tingnan mo yung paan ng ano, ng babae. Meron ditong yin and yang, 'di ba? At saka yung paan niya nakalabas eh, 'di ba? So meron kang self-doubt talaga dito. Unhappy ang relationship mo, kahit ano pa ang relasyon nyo, mag-asawa man o hindi. Nagliligawan stage man kayo. Unhappy. Malamang na yung iba sa inyo, nag-fail talaga ang inyong marriage, nauwi kayo sa divorce, hiwalayan, or hindi na, nawala na yung ligawan na yon. Maaring dumaan kayo sa isang mahirap na hamon ng inyong pagsasamahan, ano?
inyong samahan. Or baka yung iba sa inyo, ikakasal na lang, napurnada pa. Ano? Or malamang nakapag-decide. Nakapag-decide kayo na mag-live in. Ano? Baka yung iba sa inyo naghanap na ng apartment. Ano? Gumawa na kayo ng mga nagtingin-tingin na siguro kay mga appliances, mga ganyan. Tapos naudlot, hindi natuloy. Kaya yung paa ng babae dito, kung titingnan mo, alanganin, di ba? Naandito, tapos naandito. Ano ba to? Parang, ito karsada eh. Ito parang tubig na parang damo na. Kahit ano pa yan, alanganin, nakatingkayad pa siya oh. Yan ang nakakita ko. Malamang na yung iba sa inyo may connection sa pera, ano? Naging unstable siguro yung kita. May kung anong kadahilanan kaya naudlot ito, no? Yung iba sa inyo. Kailangan nyo pa siguro ng ano? Gentle gardener. Nakakita ako dito parang itlog. Which is parang itlog ng halaman na parang hindi ko maintindihan. Tapos may mga bata, may mga liliit. Okay. Validation ko dito, meron pa siguro kayong, yung iba sa inyo, meron kayong anak. Ano? May anak kayo na, yung iba siguro sa inyo talaga naghiwalay na, no? Nagkaroon na ng divorce, maaring legal ang hiwalaya nyo, or ewan ko lang, sa barangay lang ba, kung gumamit kayo ng professional na tao para ma-proseso nyo itong inyong paghihiwalayan, ano? Teka lang. Another card lang, ha? Pasensya na. Kasi nakakita ko dito, parang hinati nyo itong mga, hindi ko alam kung ilan ang anak nyo, kung tatlo ba? Kasi tatlo, 1, 2, 3. Or basta meron kayong anak dito, ano? Sagittarius. And malamang na ito, hahatiin nyo dahil sa responsibility. Papayag ka siguro na yung panganay sa'yo, yung bunso sa kanya, or ewan ko ano bang kondisyones ang meron kayo, ano? Or ipapaubaya mo sa Sagittarius itong mga bata, ipapaalaga mo sa kamag-anak mo or sa kung sino man yung kasi kailangan mong maghanap buhay siguro dito sa Sagittarius yung iba sa inyo. Maghahanap ka ng mapagkakitaan para maging stable naman ang pananalapi mo dito. Mahal na mahal mo itong mga anak mong to. Hindi mo sila mapapabayaan. Which is, naghahanap ka ng guide dito eh. Tao makakatulong sa'yo kung paano mo malalampasan itong hamon na nangyari sa'yo. Kaya malamang yung iba sa inyo, naghiwalay na kayo dito sa Sagittarius, ano? Pero kailangan mong humanap ng kung paano nyo ba bubuhay ng mga bata, ang pamilya nyo. Yung iba sa inyo, no? Kung single ka naman, maaring nakaramdam ka ng hindi ka nababagay sa person mo. Ano? Kung hindi pa kayo magkarelasyon, nasa ligawan stage pa lang kayo, ano? Sagittarius. Meron kang ganyang nararamdaman na siguro nakilala mo na yung mga kapatid ng person mo. Nakaramdam ka na, ay teka, parang hindi ako nababagay sa lifestyle nitong mga to. Malamang na lumabas yung insecurities mo dito, ano? Nagkaroon ka to talaga ng self-doubt or meron ka na pagtanto sa sarili mo. Kaya mukhang hindi kaya ng person mo na ibigay yung gusto mo. Meron kang gustong ma-reach out dito, mata mo. Pero hindi kayang ibigay sa'yo ng person mo yun. Trust. Pareho silang ano dito, no? Nakatingin doon sa left. Tingnan mo. Pero dito, medyo nakadilat yung mata niya. Dito nakapikit na. Alam mo, natatakot ka.
natatakot ka at meron kang ano eh, nag-hesitate ka dito. Kasi malamang na hindi ka pa ready sa next level ng inyong samahan. Kulang pa siguro kayo sa pagtitiwala sa isa't isa. Yung pag-nurture nyo sa isa't isa, kulang pa. Hindi pa sapat. Naandun ba yung maaring self-doubt mo? Doubt mo mismo sa inyong samahan? Doubt mo mismo sa person mo ngayon? Kaya malamang na hindi ka pa ready kung ano man ang gusto nyong susunod na level ng inyong samahan, ano? Kayo na ang bahalang mag-adjust niyan, ano? Sagittarius. Masasabi ko dito, yung ibang single na, ano, Sagittarius, ano, malamang na ikaw ang, kumbaga, ang topic ng mga tao sa kapaligiran. Marami siguro ang tao ang, kumbaga, nagiging curious sa'yo. Yung mata nila nasa'yo. Kaya medyo kabado ka rin dito. Wala ka ng ano, wala ka ng time para mag-rest. Kasi habang tulog ka, yun ang laman ng isipan mo. Yung mapag-usapan ka ng ibang tao, kung ano ba sinasabi sa'yo, masyado kang aware doon. Masyado mong iniisip. Pasensya na ha, may dadaang ambulansya. Hindi ko na siya i-stop, ano. Kasi baka makalimutan ko lang yung ating mensahe ng baraha, ang validation ko sa mga baraha. So, nagkaroon kayo ng conflict dito ng person mo, no? Ikaw mismo, yung feelings mo towards sa person mo, naging conflict. Kaya dati, dito nakabukas ang mata mo, dito nakapikit na. Kasi hindi ka na sure. Parang umatras ka dito eh. Kung hindi man ikaw ang umatras dito sa Sagittarius, malamang yung person mo ang umatras dito. Ano? So, masasabi ko dito, ano, Sagittarius, kahit ano pa ang sitwasyon ng meron ka, ano, lumalabas talaga sa baraha. Nakaramdam ka ng hindi ka fit. Hindi ka fit sa inyong, hindi ka fit sa papasukan mong sitwasyon or mga kondisyones, ano? Or hindi ka pahanda siguro i-commit yung commitment itself, yung sa sarili mo mismo, ano? Yung commitment itself doon sa relasyon nyo, kung paano mo i-commit talaga yung sarili mo sa sarili mo bilang isang may karelasyon, sa sarili mo bilang isang karelasyon ng person mo, na syempre hindi lang naman kayo ang papasok sa relasyon niya, ano? Dahil may pamilya siya, mga kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, ganun ka rin, di ba? May kabuhayan siya, may kabuhayan ka rin. So, malamang na ikaw ang Sagittarius, ano? Hindi lahat, pero yung iba sa inyo, hindi pa kayo ready sa ganun. At feeling mo, parang may kulang pa talaga. Kaya nga dito, gusto mo talaga mag-reach out, pero pagdating naman dito sa barahang ito, parang pumikit ka na. Parang meron kang gustong madama. Ano? Parang hangin ang pinifil mo dito. Meron kang madama na, meron kang gustong madama na hindi mo madama, diba? Hindi mo siya, hinahanap mo to eh. Kaya malamang yung iba sa inyo talagang umatras talaga kayo. Kasi parang, hindi ito yung gusto ko, hindi ito ang hinahanap ko, at parang, hindi pa ata ito. Yung ganun. Kaya, Sagittarius, kahit ano pa man ang sitwasyon ng meron ka, lumalabas talaga sa baraha na nakakaramdam ka ng hindi pagka-fit. Okay? Feeling mo, parang nahahati ang damdamin mo dito eh. Mulat ka, pero tulog ka. Alam mo yon? Dito mulat ka, pero dito nakapikit yung mata mo. Nakakaramdam ka ng hindi ito ang gusto mo or hindi ito ang hanap mo. Malamang yung iba sa inyo, Sagittarius, napagtanto mo siguro na hindi talaga tayo compatible. Let's say, naniligaw pa lang sa'yo itong person na to, no? Sagittarius. Pero naramdaman mo, parang, siguro yung iba sa inyo talagang dinedman nyo na or hindi nyo na talaga in-entertain. Pero ikaw, Sagittarius, ang feeling mo, hindi ka talaga compatible. Maaring hindi mo type yung mga perfume na ginagamit niya.
yung forma niya, yung pananalita niya. Maraming bagay, pag-uugali. Let's say, siya introvert, ikaw extrovert, or pwede rin vice versa. Kayo nang bahalang mag-adjust, ano? Take what resonate. Okay? Or, hindi man sa pag-uugali ng extrovert or introvert, pamilya, pamamuhay, pinaka-outlook, edukasyon. So, marami kang ganong klaseng nararamdaman na hindi fit sa gusto mo, sa kinakatayuan mo. Pero alamin naman natin yung enerhiya ng person mo, no? Sagittarius, take what resonate, ha? Hindi lang ito reading para sa isang tao, ano? Kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. Okay? Mag-inquire ka kung anong gustong reading ang gusto mo. The hummingbird. Water. Agua. Agua. Okay. Meron na ako nakuhang validation, pero kuha lang ako ng isa pang. Canyon. Okay. Dito ko lalagay. Canyon. Una, dito, tubig, ano. Actually, ito rin ibon para naglalaro, nagtatampisaw siya rito, ano. Ito, nakikita ko dito, ano, malamang na itong person mo, ano siya, ito yung tipo ng tao, ano. Walang gender ito, ano. Sagittarius, ano. Kayong bahala mag-adjust, ha. Kung ikaw ang Sagittarius na lalaki, ikaw ang nakakaalam kung ano ang gender ng person mo, ano. Well, anyway, ang nakikita ko dito sa barahan natin, ano, itong person mo, madali siyang maniwala sa mga usap-usapin, alam mo yun, sa mga chismis na wala naman talagang katibayan, alam mo yun. Kasi tubig eh, hindi mo mapangahawakan yan, kahit sabihin mong bilog yan, babagsak yan sa drops, di ba, from above dito sa taas. Babagsak yan. Pag bumagsak yan sa kamay mo, mawawasak yan, di ba? Yung tubig. Hindi mo mapanghahawakan yan. Which is, ang validation ko dyan, eto, enerhiya ng person mo, mahilig siyang maniwala sa mga usap-usapin. Ano? Baka gusto niya talaga mismo yung mga kumpul-kumpulan, yung mga, alam mo yun, yung mga tao, mga chismosa. Gusto niya siguro doon. Makaisalamuha. Kaya, malamang na nawala na siya ng sarili niyang identity, sarili niyang paniniwala, sarili niyang disposition, alam mo yon. Maring yung mga chismis na narinig niya about you, about sa family mo. Kasi mas pinakinggan niya yung mga sinasabi ng ibang tao kaysa sa yung talagang mismong sitwasyon niyo, kaysa sa'yo, kung ano man explanation ang meron ka. Lalo na kung kayo yung mga Sagittarius na nasa conflict ngayon, ano? Meron kayong argumento. Sorry. So, sinasabi kasi dito na mas doon siya pumapanig. At malamang na naging bitter. Mas na ano, na doon kasi siya mas naniniwala. Kaya naging bitter siya, nanlamig, malamang, yung iba sa inyo, no? Hindi lahat, ano? Maring may ikaw rin mismo, may ginawa ka or talagang ikinilos ka talaga na hindi niya nagustuhan. Kaya, tingnan mo, parang canyon, di ba? Lumayo eh, nagkalayo kayo ng, hindi na kayo, wala na kayo sa same stage. Kaya, malamang na hindi niya nagustuhan yung mga kinikilos mo, yung ginawa mo, or yung kung ano man ang pumasok na chismis, or nasagap niyang chismis, ano. Kaya naman naging unforgiving, maaring sa'yo, sa family mo, or sa sitwasyon niyo mismo, ano, na hindi niya mapatawad yung mga kung ano man yun. Itong person mo, ano, Sagittarius, alam mo, nakakita ko dito, ano, hindi rin kasi siya galing sa matinong pamilya. Masasabi ko may trauma din ito. See? May trauma itong person mo.
malamang na trauma dati sa karelasyon, trauma magmula pa since nung pagkabata. Hmm. May ugali siyang defensive, lalo na kung meron kang sasabihin, parang basketball, ano? Didepensa agad talaga siya. Kasi ayaw niyang malinlang ulit. Ayaw niyang maloko, ayaw niyang maisahan. Meron siyang ganong klaseng pag-iisip. Kaya tinan mo yung prutas, di ba? Babagsak yan eh. Para siyang si Juan Tamad. Nakasalala. Talaga nakalatag na yung ano. Para sigurado pag bumagsak yung prutas na yan, masasalo niya. Kaya ang validation ko dito, itong person mo, talagang defensive siya. Gusto niya agad ipagtanggol yung sarili niya. Kasi ayaw niyang malinlang, ayaw niyang maisahan, maloko, mamanipula. Malamang before, ganun na nangyari, kaya meron siyang trauma. Maaring sa pamilya, sa dati niyang karelasyon, or mga taong nasa paligid niya. Ano? Marami siyang ayaw. Hmm. Marami din siyang mga masasabi kong ayaw mabagong sitwasyon. Samahan niyo. Maaring trabaho, lugar, yung iba sa inyo. Ano? Hmm. Kaya hanggat maaari, sa ganung paraan, iiwas siya. Hmm. Yung iba sa inyo, no? Ito ang enerhiya ng person mo. Alam mo, Sagittarius, ano? Isa pang validation ko sa mga barahang ito, no? Itong person mo, feeling niya na toxic ang inyong relationship. Hmm. Nakakaramdam siya ng ganun. Hindi na nga happy. Kung ikaw, Sagittarius, hindi ka na rin happy, then siya ganun din. Hmm. Kung totoo siya, matagal na. Hmm. Baka yung iba sa inyo, matagal na kayong gustong hiwalayan ito. Hmm. Matagal siya nag-isip. Baka kung kani-kanino siya humihingi ng konsulta. Hmm. Nabibigatan na siya sa inyong relasyon, sa inyong samahan dito. Kaya wala na, hindi ko na nakakita ang happiness dito sa inyong baraha, ano? Baka yung iba sa inyo naghiwalay na talaga kayo, ano? Kaya sabi ko kanina, naghati kayo sa mga bata. Yung bunso kay nanay, yung panganay kay tatay, or kung ano man yan. Kung hindi man bata o ano, meron na kayong hinati dito. Baring yung mga pera nyo, yung mga properties nyo, ano, meron na kayong hinati. Nagkanya-kanya na kayo. Sagittarius, ano, sasamahan nyo, ito ng person mo, no. Meron kasing mga outsider din kasi nakikialam dito eh. Maaring nagkukonsulta ka pero sinusulsulan ka na dito. Ayan, medyo dark yung itsura niya dito. No? Malamang na meron nagsusulsul sa'yo or etong person mo, sinusulsulan siya. Hiwalayan mo na si Sagittarius, ganyan. Nakikialam sa inyong samahan. Kaya malamang pareho kayo na nawalan na kayo ng focus sa isa't isa. Ano ba ang gusto niyo talaga sa inyong samahan? Kung ano ba talagang yung decision mo? Sarili mo bang decision yan? O yung decision ng iba na in-advise sa'yo kung susundin mo? Kung tutuusin naman, Sagittarius, yung advice ng iba, dapat reference mo lang yan, ano? Hindi mo naman kailangan, yan ang anuhin mo, piliin. The heart of sky. The heart of sky. Kaya wala na kayong, ano eh, wala na yung focus nyo sa isa't isa. Alam mo, talaga kailangan niyo mapatawad yung kung sino man ang merong gumawa sa inyo ng pagkakamali. Let's say, halimbawa, ikaw, Sagittarius, yung person mo, na-realize nyo, yung may mga tao palang sumisira sa inyong relasyon, ano? Sinasabi dito, kailangan patawarin nyo yun. Ano? Na sila ang
naging dahilan kaya lalong nagliab kayong dalawa, lalo kayong namuo yung galit. Alam mo, dito sa guitarist, kailangan talaga ng patawaran dito eh. Kapatawaran. Kaya pala ang ano, yan ang lumalabas sa iyo. Patawaran. Oh, feeling alone. Feeling alone. Pareho silang merong parang, hindi naman alitap-tap, pero parang maliit na liwanag, ano. Baka yung iba sa inyong Sagittarius, ano, itong person mo, tapos nasabi kong may trauma nga, ano. Dati na nga siyang may trauma. Tapos, naulit, this same situation. Or pwede rin vice versa, ano. So, sasabihin mo sa guitarist, hindi siya ako, okay. So, ikaw nang bahalang mag-adjust. Pero nakakita ako dito, bottom line, yung sitwasyon, palagi na lang bumabalik sa bad situation. Tinan mo, ang dilim talaga ng baraha mo, no? Masasabi kong, eto, yung color nila, the same. Black, blue, dark blue. So, naandyan yung the same pattern na maaaring dahil bumalik yan, dahil naandun pa rin eh. Naandun yung parehong habit na kagawian na. Kaya bumabalik. Malamang yung iba sa inyo sa Sagittarius, ano, sorry. Iniwan na kayo ng person mo. Talagang super tinalikuran na kayo. Maaaring ikaw din sa Sagittarius, ikaw mismo pumayag ka ng hiwalayan. Or ikaw mismo ang nakipaghiwalay. Kumbaga, hinamon ka ng hiwalayan. O sige, hiwalayan tayo. Sa kabila ng ayaw mo naman, kung tutuusin, ano? Iniiwasan mo nga siguro yung ibang Sagittarius, ano? Marahil dahil sa mga bata, dahil kung sa anong kadahilanan, hindi lang yung iba, siguro bata. Yung iba, meron pa ibang kadahilanan, ano? Iniiwasan mo yung hiwalayan, yung words na hiwalay. Pero, nadala ka na lang sa sitwasyon. Kaya hindi mo na napigilan din, parang yan ba lang gusto mo eh, sige mag-ano, parang ganun na nangyari. Okay, so yung iba sa inyo sa Sagittarius, ganyan na nakakita ko yung mensahe ng baraha. Kasi iniiwasan mo yun eh, ano, nakalagay dito feeling alone, hindi dahil sa magiging mag-isa ka or what, meron kang gustong ang tawag dito, kumbaga isa kang ina, gusto mong ayaw mo na siguro ng broken family, yung ganun ano. Baka yung ibang Sagittarius, before, nagkaroon kayo ng kalibin, nakarelasyon, na hindi nag-work, at this time, gusto mo talagang mag-work, malamang na meron kang ganung pag-iisip, ano. Kaya, eto, kahit nasabihin mong ayaw mong makipaghiwalay, ayaw mong tapusin ang inyong relasyon, samahan, dahil sa kung anumang kadahilanan, meron kang gustong protektahan, pero dahil nga ang kaganapan na nangyayari sa inyo, parang dumating yung hamon na talagang hindi mo na rin nakayanan, hindi mo na rin napagtiisan. Parang, sige, yan pala ang gusto mo eh, sige. Yan ang nakakita ko. So ngayon, Sagittarius, kukuha tayo ng mensahe na nasa sa iyan kung gagawin mo o hindi. Pero mensahe ito magmula sa higher dimension para mapabuti mo ang relasyon nyo or mapabuti mo ang iyong isipan. Ano? At walang pumipilit sa'yo na kung gagawin mo ang sinasabi ng barahang ito. Kailangan mo lang reference. At nakakita ko karma din kasi ito. Ano? Nasa wheel of karma kayo. Success and growth. Kinakailangan mo na mag-growth dito. Kukunti pa lang yung mga dahon na naglalabasan dito. Ayan o. Kukunti pa lang siya. So, kung ikaw ang Sagittarius na talagang iniiwasan mo talaga na mauwi kayo sa hiwalayan, mauwi na hindi magandang family, just like sabi ko, ayaw mo ng broken family. So, para maging successful ka, para mag-grow ang family mo, kinakailangan mo na
alam mo yung iyong negativity. Alam mo kung ano yung, pag-aralan mo kung anong negative na meron sa inyong samahan, ano. Actually, Sagittarius, hindi lang ikaw, ano, tayong lahat dapat ganito. Dapat aware tayo kung ano yung nangyayari, maging positive man, maging negative man. Yung kilos mo, yung kilos ng mga tao sa kapaligiran mo. Okay? Sagittarius, ikaw, mahina. Mahina ka. Meron kang weak part dito eh, na masasabi ko. Hindi mo na ilalabas yung tunay na joy and stability mo. Kukuha pa ako ng isang baraha. Ano? Madaling mawasak ang puso mo dito, ah, Sagittarius. Madali kang mawasak, sensitive. Sensitive, kumbaga sa babasagin, madaling mabasag. Dito ko nakakita, madaling mawasak. And, wheels of light. Actually, dito nga eh, may light ka rin eh. Oh. Ayan, para may lamparilya. And then dito rin, di ba, para may mga alitap-tap. Dito rin, parang lamparilya din yung ano niya. Replenish your energy. Replenish your energy. Dalawa. Oh, magkapareho sila ng kulay. I'm sorry. Lalagay lang natin dito. Ayan. Parehong-pareho sila ng kulay, ano? Parang magkadugtong. So, dito nakakita ko, Sagittarius, ang paniniwala mo, kulang yung iyong pagiging responsible. Kuha lang akong panturo para hindi ko na siya buhatin. So dito, replenish your energy, calling cards from heaven, transcendence, which is meron din tayo dito, no. So ito na ang mensahe sa iyo ng ano, ng higher dimension, ano. Una dito kailangan punuin mo ulit yung iyong yung sarili, ano, yung iyong pag-iisip, punuin mo ng positibo. Actually yellow orange, which is dito yan eh. Dito yan sa iyong second chakra at sa third chakra. So, sinasabi sa iyo dito na punuin mo ulit ng positibong enerhiya ang iyong katawan, ang iyong pag-iisip. Be responsible. At huwag kang maging self-centered. Maaaring hindi lahat sa inyo, yung iba, ano, take what resonate, ano. At takot ka sa biglaang pagbabago. Parang nag-freak out ka dito, parang nagda-dance, trans-dance. Naaano ka eh, nayayanig ka sa biglaang pagbabago na nagaganap. Hindi mo agad-agad, masasabi ko, hindi ka flexible, hindi ka adaptable na Sagittarius. Kahit sa trabaho din siguro, ganyan ka, ano, Sagittarius. Nayayanig ka pag nagbabago ang ano, ang iyong, kung saan ka man to ka, let's say, marereshuffle ka, magmula sa pinapasukan mo, eto, magbabago ang route mo, magbabago ang routine mo. So, hindi ka agad-agad makakapag-adjust ng ganun. Mabagal. Makaano ka man, dahil wala kang magagawa, pero mabagal ang adjustment mo. Baka yung iba sa inyo, hindi lang adjustment, yung simpleng mahina lang talaga yung pick up mo. Lalo na sa sitwasyon nyo, ano, hindi mo agad-agad naiintindihan kung bakit ganito ang feelings ng person mo, which is ikaw pala ang gumawa rin ng kadahilanan. Na kung ano yung ginawa mo, nag-reflect lang naman dito sa person mo. At may uga, kasi ayun, no, diba, yung galaw mo nagkakaroon dito ng shadow, so nagkakaroon ng reflection. Kung ano yung ginawa mo, ganun na rin ang nagre-reflect. Kaya kailangan nga dito, more on positive ka dapat. Kaya, eto 7 chakra natin, ano, each chakra, merong meaning yan. Okay? Pag naging outbalance yan,
may, kumbaga yung enerhiya mo magiging negatibo. Mapang-asar ka, mapang-alaskador ka, and anything, basta negative. Pero pagka sobra naman, outbalance pa rin, kasi ang katawan natin merong masculine energy at feminine energy. So meron tayong positive and negative, that which is kailangan naka-align yan sa gitna, na hindi ka-align. Ano? Sometimes positive ka, sometimes negative. Kaya kung ano yung ginagawa mo, yun ang nagre-reflect. More on na naging negative ka, kaya sinasabi dito, punuin mo ng positivity ang iyong enerhiya, ang iyong pag-iisip, ang iyong mga kilos, pananalita. Dahil yun ang nagre-reflect sa person mo. Yan ang mensahe sa'yo ng higher dimension. At alisin mo yung ugali mong, may palagi ka nag-aalinlangan kasi dito. Ano? Yung iba sa inyo, masasabi ko, base dito sa ating maraha, ano, meron kang ano eh, malamang yung self-esteem issue, meron ka yan. Yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, malamang mababa. Yan ang mensahe sa inyo ng maraha. Masyado mo sigurong, masyado ka sigurong umaasa sa person mo. Masyado kang clingy. Pag wala siya, parang feeling mo wala kang kaya, wala kang halaga. Pag iniwan ka, parang grabe ang pag-ano mo, talagang hinihimatay ka. Naman ang itsura nito, parang ha, parang matutunaw na siyang ice cream na ano, nandito na yung ano. O hindi mo kaya tumayo sa sarili mo, yung iba sa inyo, no? At masasabi ko na wala ka rin tiwala sa sarili mo dito, ano, Sagittarius. Maaaring wala kang tiwala sa sarili mo or sa mismong samahan nyo. Kumbaga, sasabihin nyo, pumasok ka pa sa relasyon, nag-asawa ka pa, sinasabi sa inang person mo dito. Kung hindi ka rin lang magtitiwala sa akin, bakit nagpakasal ka, bakit nakipagrelasyon ka sa akin, bakit sinagot mo ko, bakit nagpaligaw ka, kung wala kang tiwala. So, yun ang part mo, Sagittarius. Kulang ka. Dapat ma-realize mo kung ano yung kulang sa'yo. Ano? So, wala yung tiwala mo dito kasi. Kanina meron tayo, no? Trust. Ayan. Pumasok ka sa relasyon. Pumasok ka sa relasyon tapos kulang ka sa trust. Paano manonurture yung inyong ano? Kung ganun ka, di ba? So, yan ang sinasabi sa'yo ng ating baraha. Yung ibang Sagittarius, ano, tingin ko, mas pinagpipilitan mo talaga ang gusto mo. Gusto mo sa person mo. Or, nahihirapan makisama sa'yo ang person mo dito, ah. Mukhang nahihirapan siya. Kasi, Sagittarius, ano, ikaw na bahala mag-adjust, ano? Maaring vice versa ito, no? Maaring ikaw or siya, alin man sa inyong dalawa, napagod na siguro sa pakikisama, yung pag-adjust palagi, unawain yung isa, yung ganun. Yung empatya, yung pag-unawa. Kahit na ano pang samahan ng meron kayo sa Sagittarius, ano, mag-asawa man kayo o hindi, ano, kahit na single ka pa na Sagittarius, ano, ganun din ang mensahe sa'yo dito ng higher dimension. Ano. Kaya kailangan talaga dito, in-nurture, kahit na may karelasyon ka, kahit wala, unahin mo ang trust sa sarili mo, in-nurture mo ang sarili mo. Ano? Unahin mo muna ang sarili mo dito. Kasi kung ano yung sarili mo, kung anong meron ka, yun ang magre-reflect sa person mo. Yun ang magre-reflect sa pagkatao mo, mababalance mo dito mo. Kaya unahin mo, dapat self-reflection ang kailangan mo dito. Ano? Sinasabi sa'yo ng higher dimension na huwag mong isipin na hindi ka sapat. Inisip mo siguro na kulang ako, hindi ako sapat sa, hindi ako nararapat sa ganito, sa ganyan, or sa person mo, sa pamilya niya, kasi may ganito ako, may ganyan ako. No. Sinasabi sa'yo, wala. Hindi mo kailangan mag-isip ng ganyan. Okay? At nakakabuti rin na alamin mo talaga sa sarili mo. Alamin mo kung sino ka. Alamin mo kung anong kaya mo lang. At ikaw ang mag-judge sa sarili mo, hindi ang ibang tao.
Kasi pag kilala mo ang sarili mo, kahit ano sabihin ng ibang tao, ano, ng mga outsider, mas kilala mo ang sarili mo. Kasi ang mga ibang tao, nagbabago ang isipan nila, which is ikaw rin nagbabago, ano. Pero, ang isipan nila yon. Ang isip mo, ang isip mo. At ang mga tao, ang gusto talaga nila, lalo na kapag napasukan na sila ng utak ng demonyo, ida-down ka nila. Aasarin ka, sisirain ka, para matunaw ka. Alala mo to, para ma-down ka. Tinan mo yung itsura ng babae. Para mawalan ka ng lakas. Pero hindi. Dahil meron kang kakayahan. Ang kailangan mo lang, i-balance yan. I-nurture mo ang sarili mo. Mag-trust ka. Put trust in yourself. Yan ang mensahe sa'yo dito. Okay? Kaya unahin mo ang sarili mo dito. Hindi yung mga tao sa kapaligiran mo. Kukuha lang ako ng ano, ha? Kasi nakakita ako sa'yo sa guitarist, ano? Mukhang pinipigilan mo ang sarili mong kaligayahan. Ikaw ang pumipigil, eh, in some point. Alamin ko lang muna ako, ano. The council. Okay. Sagittarius, para hindi mo mapigilan ang iyong sarili, ano, kaligayahan mo o yung kasiyahan mo, no. Kailangan sa'yo dito, Sagittarius, ilabas mo talaga yung true power mo. Merong kang kakayahan talaga. Lahat tayo meron yan. Soul guidance. It's the council soul guidance. Alam mo, Sagittarius, dapat kung ano ba ang nais mo, ang gusto mo, maging klaro ka. Okay? Ang dami mong butterfly dito. No? Butterfly in the stomach. Malamang na ikaw mismo, Sagittarius, lito ka. Ano? Hindi mo alam talaga kung anong gusto mo. Kaya sinasabi dito, maging klaro ka. Doon mo idirekta ang enerhiya mo. Okay? Idiretso mo yan. I-line up mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Saan mo ba gusto idaloy ang energy mo? Mag-manifest ka ng desires mo, Sagittarius. At may kakayahan kang mag-manifest. Malamang yung gabay mo, ginagabayan ka, hindi mo lang nararamdaman, kausapin mo ang gabay mo. Okay? Mag-manifest ka kung anong klaseng relasyon, sitwasyon, tao ang gusto mong ma-attract, anong klaseng kaganapan ang gusto mo sa buhay mo, mag-visualize ka, mag-concentrate ka lang sa gusto mong buhay. Ano? Ang daming butterfly, violet, blue, yellow. Actually, mas matingkad ang yellow, ano? Kasi nga, wala kang trust sa sarili mo, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Ano? Mag-concentrate ka lang. Pero syempre, nandun pa rin yung empatya mo, pag-unawa mo sa sarili mo, sa ibang tao. Ano? Sa sarili mo, sa person mo, at sa mga pamilya niya, pamilya mo. Kailangan mo ng lakas ng loob. Para mangyari yung mga bagay na gusto mo. Okay? Naandito, eh. Ikaw ang may ano dito, eh. Ikaw ang may kapangyarihan dito. Ano? You have the power to manifest kung ano bang outcome ang gusto mo sa buhay mo. Okay, Sagittarius? At kung single na Sagittarius ka, ang mensahe sa'yo ng higher dimension, magiging seryoso sa'yo ang person mo. Dadalhin siya ng tadhana. Kung ano man ang takbo ng utak nito, dahil ang daming paru-paro, magiging ano to, serious siya sa'yo. Maaring ngayon pa lang, yung iba sa inyo, ngayon mo pa lang siya makakilala. Wala pa, hindi pa kayo magkakilala. Yung iba sa inyo, kakilala nyo na. Akala mo siguro, naglalaro-laro lang ito. Pero magsiswitch ang takbo ng utak nitong person na to. Ito ang mensahe sa inyo ng higher dimension. Makikilala mo to at yung iba sa inyo, parating pa lang. Yung iba sa inyo, kakilala mo na. At magiging seryoso siya. Ano? Or kung kakilala mo na siya, masasabi ko na, let's say, pinakilala lang siya sa iyo, ano? Meron siyang mabuting hangarin. Nasa trabaho, pinakilala lang ng ka-office mate mo, ganyan. Kahit na
sino pa tong person na to, meron siyang mabuting hangarin sa iyo. At makakabuti rin na pakitunguhan mo siya ng maayos. Okay? Kasi magre-reflect yun eh. Kung ano yung pinakita mo sa kanya, kahit hindi mo siya type, turingin mo pa rin siya na as a person. Diba? Mas maiging maging, ang tawag dito, direkta ka kung ano ang gusto mo. Kung mahal mo siya, kung type mo siya, kung ayaw mo sa kanya. Pero with respect dapat. Okay? Sagittarius, mga single ha, yan ang ano sa inyo. Yung iba sa inyo kasi na Sagittarius, naging bitter sa inyo ang person nyo. Or yung iba sa inyo, nanlamig ang inyong person. Malamang na ikaw Sagittarius dahil wala kang empatya, wala kang pangunawa sa person mo, kaya naging ganon ang naramdaman niya. Okay? Or malamang nasa, dahil sa sitwasyon nyo, may kung anong kaguluhan, ano? May mga maraming nakikisawsaw, mga outsider, kung anong mga chismis-chismis na ganyan, nayanig ang inyong paniniwala sa isa't isa. Imbis na in-orture nyo, nawala. Imbis na may trust kayo sa isa't isa, nawala. Okay? So, yan ang sinasabi sa inyo ng higher dimension. Sagittarius, hanggang dito na lang ating reading. Maraming maraming salamat sa inyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher, thank yous, at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago kong subscriber, maraming maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.